ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung ano ba yung nasa loob nito. Re-review ko sa inyo yung ganitong hub na Shimano Nexus 3-speed hub. Ayan, Shimano may gawa niyan. Itong material nito is puro bakal, kaya may kabigatan siya. Nung tinimbang ko siya kanina, almost 1.5. Ayan. Bali, bubuksan natin to, no? Ito yung pinaka-pin nya. Ayan. Ito yung nagpapagana sa cambio. Pag wala ito, hindi gagana yung cambio nya. Ayan. Tapos ito pa ibang parts. Shifter, tapos mga cable. Ayan. Tapos ito yung chain adjuster. Gawin muna natin, syempre, buksan muna natin to. Kailangan nga pala natin ng tools na 17 spanner, saka 14 spanner na manipis. Ayan, manipis lang yan. Mga pandukot dito sa tornilyo. Kasi ito, hindi siya manipis. Una natin tatanggalin, syempre, ito muna. Pinaka-nut dito sa ano niya? Brake niya. Yung brake nga pala nito ay ano siya? Shimano rin. Ayan. Pigitin lang natin tong 17mm na nut. Ayan, tanggal na siya. Ayan. Malamang bihira kayo makakita ng ganito. Kasi kadalasan tong mga ganitong hub na sa mga surplus Japan bike. Yung mga second hand na bike na binibenta sa market natin. Ayan yung brake nya. Ayan, nakalagay Shimano China. Ito yung brake nya sa loob, no? Wala siyang katulad ng mga nasa D-spad, wala siyang D-spad or lining. Ayan. Yung nasa loob niyan is bakal. Ayan yung nagpapagana sa kanya. So, pag itong mga ganitong preno umingay, yung tunog niya na maingay, nakakangilo, ginagawa dyan dito. Ayan. May ano naman, may guide. Bubuksan niyo lang to. Tapos pag nabuksan niyo to, lagyan nyo lang siya ng grease dito sa loob, yung grasa, para mawala yung ingay ng brake nya. Syempre, ito, bubuksan na natin yung pinakaloob nyan. Tingnan natin yung loob, kung gagrasahan ba natin, or kung ano. Ayan. Ito yung 14mm na ano, 14mm na spanner. Lagay lang natin dito. Tapos itong 14 din. Ayan. Tanggalin lang natin yan. Bali, itong mga ganitong hub, maraming pyesa to sa loob, guys, ha. Ito muna. Alisin ko muna itong pinaka push rod nyo or pin. Tapag muna natin yan. Tapos tanggalin natin itong nut. Ayan. Dito tayo magkalas para hindi ganong magulo yung mga pyesa dito. Kasi dito masyadong maraming pyesa. Itong nut na to, nagkabaliktad. Ang mangyayari dito sa brake nito, hindi na siya gagana ng maayos or iipit siya. Kailangan ganito yung tamang balik nito. Ayan. Tapos tanggalin. Ito, malaki yun sa tread niya. Kaya dito, mataba yung axle dito, dito payat. Ayan. Tapos gagawin natin dyan, huhugutin na. Ayan. Taka, ikot natin dito. Ayan. Ayan. Hugot na siya. So, sariwa pa yung pyesa niya sa loob, ah. Ayan guys, yan ang pyesa niya sa loob. Teka. Ito yung pyesa niya na. Ayan. Teka, punasan ko para mas makakita niyo ng maayos. Isang ball retainer sa loob, yung corona. Ito siya. Okay pa naman siya. Medyo sariwa pa nga yung grasa. Lagyan lang natin ito ng grasa. Ayan. Tapos nga pala ito guys, yung pinaka sprocket niya, removable to, natatanggal. Katulad din siya nung ano, sprocket ng coaster hub. Ayan. Yung mga nabibili naman na sprocket nito, sa Shopee yata ako nakakita nito. Ayan. Ito siya guys, oh. Ayan. Alam ko yung sa coaster hub, tatlo lang. Tatlo yung parang kuntil niya. Ito kasi anim.
Pero yung sa coaster hub, tatlo. Pero wala namang problema doon kahit tatlo lang. Pwede pa rin isalpak dito yan. Yun yung pyesa nya. May kausad lang natin ta. Yan. Tapos, ayan, may cover. Ayan yung cover nya. Cover nito yan. Ayan yung pyesa. Ayan. Tapos, gagawin ko dito. Kakalasing ko rin to kasi lalagyan na natin ang ano yan, ng grasa. Tapos, kailangan natin ng 17 na manipis. Ayan. Nagataas natin konti. Tapos, 17 din. Para dito. Ayan, buti maluwag lang. Minsan, mahirap tanggalin yung iba. Ayan, meron siyang ano, corona din sa loob. Ito yung pyesa niya. Ang mga ganitong hub, matitibay naman ito. Ang mabilis lang masira yung mga ganito pag nalulubog sa baha. Pero pag hindi ito nalulubog sa baha, matibay itong mga ganitong hub. Yan. So, ayan yung loob niya. Totoo lang ito, marami pang pyesa yan sa loob. Gagawin lang natin para hindi na mabago yung loob. Dito lang tayo. Ayan, hawakan nyo lang to. Para yung setup nya doon sa loob, ganun pa rin, hindi mabago. And guys, pag napunasan na natin, syempre lagyan natin ng grasa to. Yan ang magpapatagal sa buhay ng mga bearing sa mga corona. Tapos lagyan na syempre natin itong pinaka corona dito. Okay na rin talaga yung nabuksan natin siya kasi wala na rin siyang grasa sa loob, marumi na. Yan. Lagay lang natin yan. Tapos balik natin to, pero punasan muna natin yung mga tumigas na dumi. Ito goods na goods pa naman yung kono niya. Saka mahirap din humanap ng ganitong kono. Iba kasi yung size nito. Siguro, ewan sa Shopee siguro baka meron. Pero sa mga bike siya pala. Ito yung kono niyo. Ito, dito umiikot yung bulitas. Ayan, goods pa yan. Balik lang natin yan dito. Ayan, suwabi na. Kanina magaspang. Ayan, suwabi na yung ikot niya. Kasi nalagyan natin ng grasa. Siyempre, balik natin itong nut. Dito. Tapos ikitan lang natin konti. Ayan, tapos dito. Tapos ilak uli natin to para hindi siya basta-basta lumuwag or sumikip. Gagawin lang naman dito, pagsasalubungin lang yung dalawang tornilyo. Yung nut. Ayan. Pag nailak na natin, ayan. Teka, punasan ko muna to. Ayan. So, ito yung pyesa niya sa loob na, guys. Ayan, suwabi na. Kasi nalagyan na natin ng ano, ng grasa. Tapos, ito yung pinaka-lock niya, no. Ito yung, ano, nagpapakambi sa kanya, ayan. Ayan yung pyesa niya sa loob. Pag ito, tinulak nitong shifter, ayan, nakaganyan kasi yan dyan, nakakabit. Wala yan. Pag tinulak yan, alam ko, pabigat ng pabigat yan. Tatlo yung cambio niya, kaya tinawag na 3 speed. Yan. Yan yung nakasetup dito. Pero may mga ganito na mas maganda pa rito. Yan. Ito lang yung kasama niya. So, ito, tingnan niyo dito guys. Aangat yan. Ayun o, pag nagkakambio tayo, umaangat yung loob. Ayan o. Umaangat. Yan yung nagkakambi niya sa loob. Pag umangat siya, kakapit na siya dito. Ayan. Nakita niyo may ngipin, diba? Ayan. Nandito yan. Kakapit siya dyan. Yan yung isang nagpapabigat dyan. Tapos ito. Ayan. Ito yung loob niya, no?
Lagyan natin ng ano, grasa. Konti. Yan. Para swabe lang yung ano nyo. Ikot nyo. Tapos itong kabila, lagyan din natin. Seta. Yan. Tapos pag nalagyan na natin yung guys, eto, bago natin isalpak syempre. Yan, eto yung ano nyo, dime pulse. Yan, pour. Bago natin isalpak yan, lagyan natin ng mga grasa-grasa. Yan. Ganda naman tong grasa na to. Top 1 na high temp. Lagyan lang natin yan. Lalo itong pinaka-corona nya. Lagyan natin dito. Gonten langis para yan, malapot naman yung langis na lalagay natin. Para swabe-swabe. Yan. Para pag pinasok natin sa loob, swabe-swabe yan. Yan. Ganyan ginagawa ko yan. Lalagyan ko pa ng langis. Lalo may mga gear. Yan. Tapos sasalpak na natin to dito. Yan. Yan. Lagay natin to dito. Cover. Tapos ito. Yan. Tapos ito yung sprocket nya, no? 14T. Pero wala namang problema dun. Maliit malaki. Basta sukat yung pinakasalpakan nya. Lagyan natin dito. Yun. Suabe. Tapos syempre yung pinaka ring lock. Medyo mahirap magkabit nito eh. Kasi matigas, matigas to. Yun. Okay. Bali yung i-refresh ko. Dalawa yan eh. Ito pa yung isa. Ito yung isa. Ayan. Bali ito lang yung ibibideo ko. Para may idea kayo. Kung ano yung nasa loob nitong mga ganitong hub. Kung paano siya nagkakambyo. Balik na natin yung nut. Lalagyan natin ng grasa sa kanan lang siya yung loob. Ayan o. Suwabing suwabe. Ang pagbabalik nito guys, ganito ah. Pag ganito balik nyo, mali yan. Kailangan ganito. Yan. Tapos, ilalak na rin natin to. 14mm. Yan. Sasalubungin lang natin yan. Yan. Tapos check natin yung ikot. Tapos check natin kung may kalog. Pag walang kalog, okay na siya. Pero pag may kalog, gagawin nyo, lagyan nyo siya dito ng 14, tapos dito sa kabila, 17. Ayan, pipihitin nyo lang siya. Pasikip. Konti-konti lang hanggang sa mawala yung kalog. Pero kung wala ng kalog, okay na yan. Ayan. Ganda na ikot nya. Dito nga pala guys, ayan, kung ganit, diba, ito yung shifter. Ayan. Ayan. Ayan yung shifter niya. Medyo mabagal ang balik. Ganito yung loob kasi nyan. Ayan. Ayan yung shifter nyan. Ganito guys. Kung mabagal yung balik ng shifter nyo, lagyan nyo lang siya ng langis dito. Ayan, langis. Para mas mabilis siyang bumalik. Ito, tingnan nyo tisa na to. Yan, lilipat ko. Ayan, slow motion yung balik niya. Diba? Ayan. Pag i-release na, mabagal, diba? Tignan nyo guys, lalagyan ko lang ito ng langis. Dito. Pag nalagyan ng langis to, bibilis na yung, ano niya, lipat. Ah, ayan o. Ah, bilis, diba? Ganun lang naman yung maintenance sa ganitong shifter. Kanina, ang bagal nito bumalik, di ba? Ngayon, ang bilis na. Okay.
Nexus din yung shifter niya. Tapos ito. Sorry. Itong pin. Nasaan ba yung pinaka-pin? Ay, ito pala. Nilagay ko na pala dito. Ito. Ganda rin ito. Lagyan niya ng ano, grasa. Or kung wala kayong grasa, langis. Bago niyo siya ibalik. Ayan. Dito. Ayan lang guys. Ayan yung mga pyesa niya. No? Ito yung brake niya. Ayan. Pag gusto niyo mag-refresh ng ganitong hub, ganun lang gagawin niyo. Pag marumi, pag sobrang dumi, kailangan, lalo pag makalawang, kailangan lagyan niyo ng ano, linisin niyo ng gas or gasolina. Pero kung di naman makalawang na tulad nito, sariwa pa, ganun lang gagawin niyo. Ayan, smooth na siya. Ali, ito, dito nakasalpak yun ha. Ayan, hindi pa nakalapat yan. Kailangan yan po, sumagad pa. Ayan, sumagad na. Tapos, babalik nyo syempre yung nut. Ayan, yan kasi yung pinakalock nyo. Dito ng preno. Salad lang natin. Just lock na natin dito. Ito mga gantong at matitibay. Ah, ayan na guys ah. Ayan yung mga parts nya. Ito nga pala yung cable nya guys. Ayan, ito yung cable nya. Yung dulot dulo may ano sya, may ulo. Ayan, ito yung sa itaas para dito sa shifter. Dito kasi nakalagay yan. Ayan dito. Dito sya nakalagay. Ayan, nakaganyan yan dyan. Teka, makita ko sa inyo ah. Ayan, tapos ito naman sa ibaba. Ito sa ibaba, dito naman ito nakapasok. Teka, alisin ko muna ito. Para mas makakita nyo ng maayos. Ito dito yung nakapasok na. Teka, ito nakapasok yan dito. Tapos dito, yung pinaka ulo, nakakawit yan. Yan yung humihila dito para itulak nyo yung pin dito. Oh, ito yung ano nyo, ano, yung parts nya. Ayan, ito yung shifter cable, tas shifter din sa ibaba or ano, ayan. Ayan, ayan yung parts nyo guys, ayan, kung may tanong lang kayo guys, comment lang kayo sa ibaba. Ayan, so ayan lang muna guys, salamat.